ito nga, mga ka-DIY. Ngayon ay i-review na natin itong ating bagong billing powerhouse cut-off. So tara, explore natin kung sulit ba itong pagkakabili natin dito sa powerhouse. Yun, marami. So pag in-unbox nyo itong powerhouse cut-off na to, so be sure o hanapin nyo, kailangan meron tayong tools na pangkalas dun sa kanyang blade. At may kasama din siyang reserbang carbon brush para dun sa kanyang motor. No? So yun, isa sa mga kinonsider ko sa pagbili ng cut-off saw na powerhouse is eto, meron siyang ganito, may protection siya para sa mga tumatalsik na bakal, sa mga napuputol na bakal. So since hindi lahat ng cut-off machine is may ganito, so unang-unang hinanap ko talaga to. So kung napansin nyo yung kanyang spring, so pang heavy duty talaga, no? So hindi masyadong matigas, hindi rin naman masyadong malambot. So tamang-tama lang pag binababa mo yung kanyang blade. Isa pa sa mga iingatan nyo kapag gumagamit kayo ng cut-off saw. So be sure na pag ginagamit nyo siya o pag binaba nyo siya, hindi sa sayad, no? Hindi sa sayad dun sa surface yung kanyang blade. Pero para ma-prevent yung pagsayad ng blade dun sa surface, may stopper siya. No? So, pwede nyo itong taasan kung sumasayad. So, kung bitin na yung blade nyo, pwede nyo siyang ibaba. So, yan. So, yun, hindi na siya sumasayad. Safe na siya. Mas safe na siyang gamitin. So, isa pa sa magandang bagay dito sa cut-off machine na to is may fast clamping system. Ano yun? So, hindi mo na siya kailangang pihidin ang pihidin para umatras. So, iangat mo lang to. Madali na siyang iurong o iatras. So, ang downside lang dito sa powerhouse. So, medyo loose yung kanyang itong kanyang clamp. So para maremedyohan, lalagyan natin ng o dadagdagan natin ng isa o dalawang washer. No? So yun, medyo nabawasan yung pagka-looseness niya, no? Mas okay na yan. So ito, common na lang din naman ito sa mga cut-off machine na meron na siyang indicator ng degree kung gaano, kung anong degree yung pagkakat na gagawin natin. So 0 yung nasa gitna, ano? Hanggang up to 45 degrees. So itatapat lang natin yan dito sa buhet, no? Pagdating naman dun sa stability niya, so unang-una yung base makapal, good quality. No? Yung paa niya is rubberized, no? Meron siyang mga paa na rubberized except dun sa isang yun, no? So kung papansin nyo, ito rubberized lahat except dito. So hindi ko alam kung sadya ba itong ganito, pero tingin ko may purpose naman kung bakit siya ganyan. For easy transport naman, no? So kailangan to nakababa pag transport nyo o pag lilipat nyo. Then dito sa likod niya, meron siyang pinaka-lockout, no? Ilalock niya siya. So hindi na ito tataas. Hindi siya tataas. Yung iba nakikita kong cut-off machine is may mga chain o may kadena na stopper dito. But ito, malinis tingnan, nandun lang yung lockout niya sa likod. So madali na siyang bitbitin ngayon. So pagdating naman dun sa power switch niya, no? Napaka-komportable niyang pindutin. So meron din siyang lock in case na gusto mo continuously na umiikot yung blade, so pwede mo siya ilock. So ngayon pumunta naman tayo sa pagbabalik ng blade. So pinaka basic na ikukonsider nyo bago nyo palitan yung blade, dapat is hugutin nyo yung saksak. So guys, basic lang naman yung pagpapalit natin ng blade. So iangat nyo lang to para ma-expose ito. Then hahanapin nyo yung pinaka stopper niya. So ito yon, stopper niya to. And hahanapin nyo yung kanal dito. So yung kanal na yon, kung nakikita nyo, ito, yun yung itatapat nyo dito. So itatapat nyo dun.
So once nakatapat na, ipipress nyo lang tong stopper na to. So hindi nagagalaw yan, no? Habang pinipress nyo yung stopper sa likod, so pihitin nyo na to, itong bolt counterclockwise. Blade ay sukot nito is 355mm. So guys, ito yung sinasabi ko kanina, no? So ito yung stopper niya. So yun. So kailangan pumasok siya dun sa kanal. Yun. Para hindi mo mapihit yung kanyang blade. So sa pagbabalik naman, ganun lang din. Reverse lang. So, snugly lang yung pagkakalagay. Tingnan natin yung cut. So, wow. So, perfectong perfecto, ano? Solid yung pag-cut niya, ano? Eskuladong-eskulado. Solid na solid yung cut. Tsaka yung tunog ng makina, tunog ng motor niya, napaka-pino, napaka-ganda, napaka-sarap sa tenga. So, yun, gagawa tayo ng straight cut lang, no? So, titingnan natin kung squalado yung cut. So, ayan, ganda. So, squalado naman yung cut niya, no? So, base sa aking initial testing, guys. So, para sa akin, sulit naman tong powerhouse, no? So, hindi siya ganun kamahal, hindi rin ganun kamura. May mas mura pa dito at may mas mahal pa rin dito. So, nasa mid-range siya, no? So, para sa akin, thumbs up tong cut-off machine na to. So, yun. So, mas mapapabilis na yung trabaho ko. So, yun lang. Maraming salamat, guys, sa panonood.